guys! Welcome to my room. Let's go, silipin natin ang aking kwarto dito sa Hong Kong. Yan guys, pagbukas po ng pinto ay makikita na ang bed. Yan ang aking higaan dito sa Hong Kong. And guys, sa headboard guys ay nilagay ko yung picture ng aking pamilya. Para sa ganon, malayo man, parang malapit din. Alam niyo yung kantang yun na malayo man, malapit din. Kasi guys, pag nasa abroad ka, hindi mo maiiwasan yung ma-homesick. So, nilagay ko dyan yung picture ng aking pamilya para sa ganun, araw-araw ay nakikita ko sila. So, dito sa gilid guys, ay nilalagay ko dito yung aking Bible. Ito yung Bible ko, guys. Nagbabasa ako ng Bible. So, nilalagay ko siya dyan. So, dito yung pagkatapos ko maligo, tapos hihiga na ako, dito ko nilalagay yung mga lotions ko. Tapos, yung mga wallets ko, dito ko rin nilalagay. Kasi pag day off, nag-change ako ng wallet. Para dito na lang siya, guys. Malapit din sa head ko. Yan. Tapos may calendar ako dito para sa ganun alam ko yung date. Tsaka yung susi ko dito ko nilalagay para hindi ko ma-misplace. So dito naman guys, yung aking electric fan. Tapos yung snacks box ko. Yan guys, yung mga abobot, yung mga charger. After ko mag-charge, nilalagay ko dito. Yan, mga abobot. Tapos, sa likod ng pinto naman, guys. Yan. Diyan ko nilalagay yung aking mga bags na sling. Kasi hindi na sila kasya dun sa box kung saan ko nilalagay yung mga iba kong bags. And guys, ito pala ginawa akong sling bag. Ang cute, diba? Nilagyan siya ng cellphone. Pag-aalis ka, ganun, pag mamamalingki, lalagyan ng wallet tsaka cellphone. Diba ang cute? Ginawa ko lang yan, DIY ko yan. 3 years ago na to. Yes. So, dito guys, ay lalagyan ko ng mga underwear. Dito ko nilalagay yung aking mga bra. Tapos dito na yung mga panties at mga socks. Hindi ko na sila nilalagay sa aking Durabox kasi puno na yun, guys. So, dito sa may pinto, at least, nandiyan na sila naka-organize. Kunyari, pag-aalis kami, kailangan ko ng socks, magsasapatos ako, dadampot na lang ako dito. So, magaan siya, diba? So, dito naman ay lalagyan ng aking maruming damit. Dito ko nilalagay yung marumi kong damit. So, everyday naman ako nag-hand wash. So, hindi siya napupuno, guys. Yan. Tapos, guys, ito yung aking Durabox. Yan yung mga damit ko. Puno yan, guys. Huwag na nating silipin. Tapos, dito naman, guys, is lalagyan ko ng mga make-ups. Yan. Picture ng aking lola. Tsaka ang aking kapatid na bunso. Yan. Yung mga nail polish ko. Tapos ito binigay ni alaga ko ng birthday ko. Ginawa niya para sa akin. Yan. Nalagyan ko ng mga make-ups. Itong mga bigay ni amo.
Bigay ni amo yan. Diba, Dior? Sa next vlog ko, ipapakita ko yung mga binigay na make-ups ni amo ko. Tapos yung mga jewelries ko. Pagkatapos ko mag-day off, nilalagay ko na lang dyan. Kasi wala namang kukuha. Kami-kami lang naman sa bahay. So, yung mga Durabox ko yan. Sa loob ng Durabox. Mga abubot. Yan, mga pang-araw-araw na damit. Tapos yung bedsheet ko. Dyan ko nilalagay. So, dito guys, ay mga pang-alis. Hindi ko na siya bubuksan guys kasi marami siya, hindi siya ma-open. So, sineperate ko na yung pang-alis sa pang-araw-araw para everyday ito na lang yung bubuksan ko. Tapos, sa ilalim naman ng aking bed, ay nilalagay ko yan guys. Ang dami, diba? Mga sapatos, mga pang-winter, mga basahan. Diyan ko nilalagay sa ilalim ng aking bed. Yan. Huwag na natin kalkalin yan, guys. Tapos, guys, ang aking CR. May maliit na CR ang aking kwarto. Ayan siya. Ito, guys. Damit ng alaga ko ito, pinapatapo na ni Amo. So, ginawa akong basahan. Nung nag-ano sila sa school. Fun run. Yan. Yan ang aking CR. Yan, dyan ko rin nilalagay yung mga detergent na ginagamit namin sa bahay. Yan siya. Yung panglinis ng glass. Yan yung mga shampoo, keratin na ginagamit ko sa buhok ko. Yan, ganyan lang siya guys. Yung room ko is meron siyang sariling CR. Diba ang ganda? I'm so blessed sa amo ko ngayon kasi sa mga dati kong amo, wala akong sariling kwarto. Sa stock room lang ako natutulog. So, ngayon may sarili akong kwarto. Pwede kong gawin yung gusto kong design sa aking kwarto. Walang pakialam si amo ko. Yan. Tapos ito pala guys. Tingnan yung cute, diba? Kinuha ko kahapon. Pumunta kami sa bahay ng isa kong co-vlogger, si Ate Darlene. Kinuha ko tapos nilagay ko dyan. Mahilig kasi ako sa flower. Tapos ito guys. Yan yung buhok ko. Buhok ko talaga yan guys pag ginugupitan ko. Tapos tinatabi ko, nilalagay ko kay ano, kay Hello Kitty para magkabuhok siya. Dati kasi bland yung buhok ko, pinakulay ko. Yan. Diba? Ang cute niya. Meron siyang buhok. Hi! Hello, Kitty! Yan. Lagay na kita ulit dyan. Yan. And guys, so guys, yun lang po for today sa video na to. Nakita nyo po ang aking kwarto dito sa Hong Kong. Guys, pag nagpunta po kayo dito sa Hong Kong, don't expect na malaki po ang inyong kwarto. Kasi dito sa Hong Kong guys, ay maliliit lang po ang mga bahay. Style condominium po sa Pinas. So, I'm so blessed for my employer now kasi po may sarili akong kwarto, may sarili akong CR. Sa mga previous employer ko po is wala po akong CR na sarili, tapos wala rin, may kwarto po ako pero hindi ganito kaganda. Staff room lang po siya. As in, sakto-sakto lang akong makahiga guys, tapos marami pang gamit. So yun guys, I'm so thankful to God kasi may privacy ako sa amo ko ngayon. Pwede akong mag-vlog sa kwarto ko. Tapos, pwede kong gawin kahit anong design sa kwarto ko. Wala siyang pakialam guys. Basta malinis yung kwarto ko. Guys, yung mga ibang domestic helper dito ay natutulog sa sala, natutulog sa room ng mga alaga nila. Tapos meron pa guys, yung dati kong friend, yung kwarto niya is sa kitchen. Meron siyang kwarto nasa kitchen, tapos nasa ibabaw ng parang divider.
Tapos yung isa ko naman kaibigan guys is nasa CR. Nasa taas ng CR siya. Kunyari sa baba is ano siya, toilet. Tapos sa taas ng toilet may hagdanan siya. Doon yung kwarto niya guys. So guys, pag nagpunta po kayo dito sa HK, don't expect too much about your room. Kasi ang room dito sa HK, ng mga domestic helper is talagang hindi ko masasabi sa inyo kung paano explain guys. Basta yun lang guys. Naway nag-enjoy kayo sa panonood sa aking video, sa pag-tour ko sa inyo sa aking room. Thank you ng marami sa lahat po ng nanonood sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa oras na ito, please subscribe now and press the bell button so that ma-notify ka po sa lahat ng aking mga videos na gagawin. Okay guys, bye-bye! See you on my next vlog! Mwah, mwah! Chuk-chuk!